Magandang umaga mga Province Life. Ngayon nga ay magpapakain muna tayo sa mga alaga natin bago tayo bumuto ngayon kasi election na ngayon. At saka sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na lang po para lagi po tayong updated sa ginagawa natin dito sa farm. Kahit sino po, alam po magkakaiba tayo ng presidente siyempre at saka vice presidente, pero huwag nating kakalimutan si Secretary Manny Piñol mga Province Life. Ibuto natin yung idol natin ng mga farmers, ng mga ano-ano. Secretary Manny Piñol po, ibuto natin number 52 sa baluta. Morning, dik. Maganda pa yung tulog-tulog nila. Unahin lang muna natin i-update naman yung mga manok natin bago natin pakain ng mga to. Kasi nagre-relax pa sila. Minsan kasi mga Province Life, itong mga baboy, pag napapaaga ako, sanay na sila sa alas 7, 7 to 7.30, sanay na silang kumain. Pag mas maaga ka dun mga Province Life, pag may pinupuntahan ako na kailangan kong umaga kay pakainin, alas 6, alas 6.30, napakatamad nila mga Province Life kasi higa-higa sila, natutulog sila. Sanay na sila, ganun yung baboy. Hindi sila sanay na kumain ng mas maaga pa sa alas 7. Yung alas 7 nga na insakto mga Province Life, sobrang aga na yun para sa kanila kasi nahihiga sila, natulog-tulog lang. Kita nyo yan, Mas hindi sila nagugutom sa umaga mga Province Life kahit napakahaba ng oras na ng pakain nila hapon hanggang umaga. Hindi sila ganun gutom. Mas maingay sila pagtang hapon, gutom na gutom. Kasi sa umaga, mas gusto nilang nagre-relax ganyan, Nagre-relax lang yan sila. Yun mga Province Life, huwag kalimutan, yung idol natin, Secretary Manny Piñol, bago tayo bumuto. Sayang lang, ngayon ko ito ginawa, May 9. Hindi na makapakita. Baka mamayang hapon na ito ma-upload, nakabuto na tayo. Pero alam naman natin sa mga farmers, alam naman natin yun na hindi ninyo kakalimutan si Manny Piñol. Ang lalaki mga Province Life, Yan, tignan mo, hindi man lang sila humihingi ng pagkain. Alas 7, mag-alas 8 na. Basta sa umaga mga Province Life, tinatamad kasi yan sila. Yun, humiga na. Sa halip na kakain, humingi ng pagkain, nahiga-higa na lang siya. Kaya, papakita lang muna natin yung mga alaga nating manok bago tayo magpakain dito sa ating mga baboy. Mas gusto pa nilang humiga mga Province Life kasi sa humingi ng pagkain. Ganun po sila, medyo tamad pag umaga. Halos nanginginig yung mga paa nila mga Province Life. Sa pag-akyat, sa pagtayo, talagang lumaki na sila. Mas malaki na to kisa sa mga last batch natin. Itong apat na to. Na mga dambuhala natin. Good morning mga ka-Province Life. Yun nga, kumakain na yung mga alaga nating manok. Black Australorp. Yan yung shamo natin, Yan na yung mga native dati, yung mga original na breed natin bago tayo nag-alaga ng mga oriental na tinatawag ba nila, mga Black Australorp, Rhode Island Red. Yan na nga yung mga manok natin mga Province Life, bago tayo bumuto mamaya. Wag na wag kalimutan Secretary Manny Piñol. Yan, na yun mga natin mga Province Life sa lobo. Ang sisigla na nila, napakarami na nila. Yun na yung iba, nagkalat na sila kasi patapos na silang kumain. Mamaya ay magpapakain na naman tayo sa ating mga baboy. Ito yung mga shamo natin ng mga babae. Yan, kapatid nung ito na yung nagbibinata natin na Black Australorp po. Manang mana si tatay. Napakalaki. Ito naman yung nagbibinata rin na Rhode Island Red natin. Manang mana rin sa kanyang tatay mga Province Life. At yung ibang mga manok natin ay nandun. Nandun sila sa namasyal na sila. Yan yung BPR natin. Dalawang lalaki ang BPR natin. Nandun yung isa. Yung babae na BPR natin ay naka-crossbreed sa
kay Black Mamba. Ito na nga yung mga nabaksin natin noong nakaraan, mga province life, oh. Ang dami nila. Kaso medyo maulan-ulan yung panahon na. Kaya basa yung ano nila yan. Napakadami nila dito. Nagtatago. Kaya ngayon ay magpapakain na muna tayo ng baboy. Yan, at paubos na ngayong pagkain ng mga baboy natin. Ang bilis nilang kumain. Paubos na rin dito. At kumakain na ngayong mga baboy natin, mga province life. Siguro mga ilang linggo na lang. Isa or dalawa, pwedeng-pwede na. Pero hinihintay ko kasi yung mas maliliit, mga province life. Siguro isasabay na lang siguro natin lahat para mas lumaki pa to at mas lalaki pa yung mga mas maliliit natin. Mga dalawang linggo ganun para mas matagal-tagal pa natin papakainin. Mag-apat na buwan na to sa next week sa atin. Isang linggo pa bago mag isang buwan to. Lalaki talaga, mga province life, oh. Na natatansya ko na mas malalaki ito sila kaysa sa last batch natin, yung pure ultra pack natin. Kasi nga mas matanda na to sila ng kunti. Magkasing edad lang. Mas lamang na lang ito ng isang linggo. Yun nga lang ay hindi nagpantay yung laki, yun lang naman yung inaano natin. Yan, medyo may pakiramdam, masama ang pakiramdam ng isa natin. Sayang. Siyempre na ano na naman yung pagkain niya, hindi niya naman natuloy yung pagkain niya kasi medyo sumama yung pakiramdam ng alaga natin na isa. At ito talaga yung inaano natin, mga province life. 85 to 100 kilos, okay na tayo doon. Kung 140 yung kuha nila. Ito, umabot lang to ng 80. Okay na rin kung 140 yung kuha. Kasi nga 140 nga daw yung kuha nila. Yan, ubos na nila yung pagkain. Malakas silang kumain, mga province life. Hammered na mais. Mix. Ay, yun, mga province life, bubuto tayo ng ano, kahit sino nga yung magiging presidente natin, ano man yung senador na yan, huwag lang natin kalimutan yung idol natin, Secretary Manny Piñol. Yun, magandang umaga ulit. Bago tayo bumuto nga, in-update muna natin yung mga alaga nating manok. Ang dami na natin manok, oh. Nasa mahigit 100-200. At napakain tayo ng manok, baboy. Kumakain na yung mga baboy natin, bago tayo bumuto. Yun yung sabi ko, mga province life, alam naman natin iba tayo ng mga presidente, vice presidente. Pero huwag natin kakalimutan si Secretary Manny Piñol, lalong-lalong sa mga farmers, sa mga katulad natin. Kahit sa mga viewers natin, subscribers, huwag natin kalimutan si Secretary Manny Piñol. Kasi si Secretary Manny Piñol talaga ang pinaka-idol ko sa pag-aalaga ng manok. Alam naman natin, nakikita naman natin palagi yung ano niya. Advocacy niya, yung mga plataforma niya, yung mga pagtatanim niya ng mga pagbibigay niya ng mga punong kahoy, yung giant bamboo para tamnan yung mga nakakalbo na natin na kabundukan. Yun yung ano niya, yung kalikasan talaga. At saka sa mga farmers, yung si Secretary Manny Piñol, yung giant bamboo niya na pinamimigay niya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, tinatamnan niya yung kabundukan. Yun yung isa sa pinaka gustong-gusto kong nakikita, mga province life. Kahit dito sa amin, yung kabundukan ay ano na nga, pakalbo na. Pero marami pa namang puno. Pero siyempre, tulad ng nararanasan natin ng mga baha ngayon, yun yung inaano talaga ni Secretary Manny Piñol. Tinututukan niya yung pagbibigay ng mga giant bamboo, punong kahoy na itatanim sa mga kabundukan. Kaya huwag natin kalimutan, siyempre idol natin yan sa pag-alaga ng manok Pinoy. Diyan natin nagsimula. Diyan ko siya simulang, kilala na natin si Secretary Manny Piñol noon pa man, bata pa tayo, elementary pa tayo. Pag Manny Piñol, samlang, kilalang-kilala na yan. Alam na natin yan si Secretary Manny Piñol. Pero siyempre mas naging idol natin siya nung nakita ko yung mga alaga niyang manok. Mas lalo natin sinundan, tinutukan, at lalong-lalo na yung pagbibigay niya ng mga giant bamboo na tinatanim ng mga farmers, ng mga tao na sa kabundukan para masagip yung kalikasan natin. Manny Piñol, number 52 sa Baluta. Yun, shoutout tayo. Shoutout mo pala kay Rica Medantes ng Tagum City, Davao del Norte. Shoutout, dagang salamat sa Imuha sa pagsuporta o sa pagpa-shoutout dari sa atuang channel. Shoutout din kay Onigiri. Yun nga eh, sayang.
wala tayong magagawa na ganun yung nangyari kay Bansot. Pero okay na rin yun, at least hindi na siya nahirapan kung ano man yung nararamdaman ni Bansot. Shout out din kay Rosita B6, nangyari na daw din sa kanya yung namatay ng baboy. Sabagay, normal din yun, mabuon lang tayo, normal lang talaga yung mga province life. Minsan nararanasan din natin yung mga ganun sa pag-alaga, sa mga manok, sa mga baboy, madalas na nangyayari yun. Yun nga, maraming maraming salamat mga province life, at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga province life, dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo, at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin, kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout, at sa mga OFW na laging nandyan, at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-province life.